Sweetheart. Hello. Ikaw yung record dito sa Sophie. Damam. Oh, damam. Riyad ako. Ano po trabaho niya? Trailer driver. Family? Wow. Ah. Tapos, ano nahanap mo dito kay DJ? Siyempre, yung mga kasama bang buhay, yung hindi fake, hindi scam. Diba? Sana all. O, bakit? Ikaw, ano bakit bang hanap ikaw mo? Bakit ikaw may sabit yan? Alam na yan ni DJ. Wala akong sabit. Ay, so okay ka na po ba niya? Sasabit pa lang ko sakali. Ikaw, pwede bang masabitan? Ba? Ilan taon mo po ikaw? 38. Tapos, ano yung anak mo sa Pinas? Dalawa. Kaya lang, naando sa ina, sa mama niya. Nasaan? Sa mama mo? Sa mama niya. Mama niya. Mama niya? Mama niya. Maliliit pa. Malaki na. Dalaga na. Kasi maaga ka po siguro nag-asawa eh. Oo, maaga naglandi. Kaya nagtitiis ng half day. Mainit ba? Oo, tapos? Aba, tapos? Hindi ka magtanong. Oo, ako na magtanong. Taga saan ka, ma'am? Ano ako? Yung probinsya ko, Samar. Ah, Samar. Saan banda sa Samar? Nagbiyahe ako dyan. Ha? Saan banda sa Samar? Nagbiyahe ako dyan. Sa may ano? Sa may San Juanico. Ganun. Basta malapit lang din sa may San Juanico. Liti na yun, hindi Samar. Ano hindi yun. Hala, hindi yun. Kasi yung pagtawid mo sa San Juanico, Samar na ayan, yun. Wala yung connection sa ano, wala yung connection sa magiging relasyon natin. Ayan. Ano ka ba meron? Tingnan mo ha. Yung San Juanico tulay. Si DJ, parang tulay. O, diba? May connection! Ay, oo. Oh, may tama ka dun ah. Kung wala dun tama. So, ilan ang anak mo? Wala. Uy! Hindi ako maniniwala. Wala? Mamatay na yung kapitbahay? Oo, ngayon na. Wala talaga. Parang, siyempre mahirap may, yung maghanap ng anak. May naging asawa ka? Wala rin. Wala rin? May naging boyfriend ka? Siyempre. Ilan? Kumabilang. Ay! Ay! Delikado yan, delikado pa ganyan. Nagbibilang ka lang pala, DJ. Delikado to, DJ. Baka ibilang lang din ako dito. Ako nga yun. Hindi nga. Ako nga lagi, iwan. Hindi nga niya mabilang, sir eh. Kaya nga, nagbibilang lang ito, siguro ito. Talagang kasi ano. Kasi nga, lagi nga akong iniiwan. Anong gagawin ko? Sige. Alam mo namang ipulit ko. Oh, sige. Nasaan ka ngayon? Nasa Saudi. Saan sa Saudi? Sabi ko nga sa Riyadh. Oh, Riyadh. So, kailan yung huling boyfriend mo? 2019. Wala nang iba? Wala ka, delikadong magsinungaling dito. Wala, hindi wala nga. O eh, papayag ka. Kasi 2019, umalis na ako. Tapos, simula nun din ako bumalik ng Pilipinas. Oh, sige. Papayag ka sa akin. Sige. Oh, deal. Oo, agad. Sino ang saksi? Oo, yan si DJ saksi yan. Ilan taong ka na? 34. 34 ka? Oh, oh. Sure. Ako sigurado. Kasi talagang tututuhanin na kita pag ikaw ay wala talagang ano ka problema. Wala nga. Oh, DJ. Ito na yata yung hinahanap ko, DJ. Yari na to sa akin. Ay, nga lang yan. Parang narinig ko na rin yan sa'yo dati, isir sa mga nakausap mo dito. Saka sa sablay na. Ano ba, DJ?
Grabe ka sa akin ba? Magkaalaman yan na naman sir pag ano, pag off cam na eh. Kasi nga sabi mo, di ba yung huli mong nakausap dito, may boyfriend pa lang kano? Oo. Talaga DJ. Baka ikaw ma may boyfriend kang Indiano? DJ na. Itik, wala man. Ito DJ. Wala. Ito kasi DJ na anong ito, usap na ito. Pag ano lang to sa... Ngayon live lang to eh. Mm. Pag tumalikod na, doon na nalalaman lahat-lahat. Mm. Pag wala na sa camera. Pero kung talagang decidido ito at talagang walang anak, talagang DJ, handa na yung mga magre-regalo dyan. Nasaan yung mga magre-regalo dyan? Naghahanap nga ako ng maglalahi. Ay, ako! Ang bilis ko makalahi. Oo. Mabilis ang lahi ko. Tapos? O hindi, pag nalahihan na kita, hindi lahi mo na rin ako. Pero yung mga magulang mo, nagwawala na yung alaga ko dyan sa baba. Sabi niya ang ingay ng kanyang kasama. Yung mga magulang mo ba? Ang totoo niyan, DJ. Huwag mo nang, ano yun, sa kanilang, ano na lang yun. Pag wala na tayo sa camera, saka mo na lang yung alamin yung mga magulang ko. Kasi, haharap ka rin dun eh, pagdating ng araw. By the way, ilan taong ka na doon sa dyan? Saan dyan? 7 years. Dyan? Sa trabaho mo? 7 years. Pero nagbabakasyon ka? Total eh, magbabakasya sana ako ngayon noong November, katapusan. I-cancel ko ngayon. Mama, ako, off-cam na lang tayo mag-usap tungkol dyan. Oo nga, para sabay na tayo. Uwi din ako. Kailan ka ba? Secret, sa sunundan, sa ano lang, pag off-cam kasi mahirap na. Ang dami mo siguro pira, kaya ayaw mong pabangan sa airport. Mas maganda ng ready para sakali mong magkasabay tayo, edi mamamanhikan na ako sa inyo. Walang problem. Ay, yun lang, kasal ako. Pero, kasal sabi, pero sabi ng asawa ko, okay na, maghanap ako ng iba. Kasi siya nagkamali. Pero mayroon na siyang asawa na iba. Totally, hindi pa sila nagsasawa pero nagkikita. Tuwing uuwi sila doon sa Bicol. Taga Bicol din. Ay, ano ba yan? Kasal ka pala. May habol pa yun. Eh, yun na nga eh. Sinasabi ko sa iyo, nagpayag na nga eh. Ngayon, yung kasi na yan, yung sinasabi mong habol-habol na yan, diyan na pag-uusapan niya. Sige. Hindi pala ako pwedeng mamanhikan. Pwede kang pumunta. Pwede akong pumunta sa inyo, pwede kang pumunta sa amin. Kasi parang pre na eh. Pre na. Wala na. Akala ko sabi mo friend na. Pre. Iba yung friend. Akala ko sabi mo. Mahina signal mo siguro, ano kaya hindi. Hindi, meron naman ah. Grabe ka sa signal ko ah. Eh, meron. Bakit? Ano yung pre tsaka yung friend magkapareha ba yan? Parehas yung pre at tsaka friend. Hindi pareha. Magkatunog, di ba? Oh, sige. So, ano ngayon ang plano mo? O sakali? Yung plano ko, parang... Secret. Ay, hindi. Wala secret. Kung talagang sa ngayon, ang tanong ko sa'yo, gusto mo ako? Gusto na lang din. Hindi, wala ayoko nung pilitan na gusto na lang din. Kasi yan, na-atras pa yan eh. Walang atrasan. Kaya nga, sulong lang din naman ako ng sulong. O, kaya... Bago kayo atras ng atras. Lahat ba...
lahat ba sila nang naging boyfriend mo, sulong na sulong din? Sulong ako ng sulong, sila atras ng atras. Ay, napagod ako kakasulong, umatras na lang din ako. Bakit? Nanay ko dyan sa mga yan. Hindi, merong hindi sa'yo nagustuhan sa dami nun. Ano, nagbibilang ka na ng boyfriend eh. Kaya, grabe naman ano, sa dami nun. Ikaw naman na nagsabi sa'yo nang galing yun, hindi sa akin. Na ganyan-ganyan ka pa oh, na ganyan-ganyan ka pa oh. O parang nagbibilang ka. O kaya sa'yo nang galing yun, hindi sa akin. Hindi siguro ano, mayroon silang... Hindi kasi ako ano. Kung may lalabas yung ganito mo. Lalabas mo ganyan, bawal yun. Eh DJ. Ano kasi yun, parang... Ano tawag doon? Parang... Ano lang din naman ako, hindi ako ganun kahigpit. Hinahayaan ko lang din. Ganon, parang, sige, gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Eh, kung talagang mahal mo ako, mag-i-stay ka at hindi ka gagawa ng hindi mo ganun. Hindi. Sa relasyon, hindi ganun na mahal mo. Maalala ko lang. Maalala. Ganun lang. Yun nga eh. Hindi ganun. Na... Ano kami naghihigpit? Kasi may sariling isip naman sila. Ay, hindi. Mali. Alam mo kasi, pag makipagrelasyon ka, kasama na yan. Pakit na yan. Siguro, kaya siguro ko laging iniiwan. Kasi ganun ako. Kasi alam mo yung ugali, yung style mo na nagbibilang, ayaw mo kasi nang inaabala sa ibang kausap mo. Ganun yun. Kaya kung ikaw ay... Kung isa lang yung gusto mo, yung isa lang yung mahal mo, doon ka lang nagpo-focus. Eh doon naman talaga ako nagpo-focus eh. Wala na yung kausap na iba. Bakit kaya iniiwan kung doon ka nagpo-focus? Malay ko. Wala naman. Pag ako nagkakabawi, parang ganyan lang talaga. Hindi na ako nakikipag-communication pa sa iba. Kasi para sa akin, kontento na ako eh. Hindi ko alam bakit. Anong problema? Siguro dahil sa busy ako lagi sa trabaho. Siguro ganun. Ay, hindi ka talaga. Kasi yan, pinag-uusapan yan. Sa isang relasyon kasi dapat, ano ka, yung very honest ka. Totoo ka. Kung hindi ka totoo, ay bakit ka iniiwan kung totoo ka? Mali ko. Ay, hindi mali mo. Alam mo yan. Sa isang relasyon, alam mo kung ano nangyayari sa isang relasyon. Alam ko nga nangyayari, naghanap sila ng iba. Oh, alam nga naman, habulin ko pa yun. Ibig sabihin, kinukulang sa pagmamahal mo. Dapat bigay todo. Bigay todo na nga yun, pare. Ay, hindi bigay todo yun. Kung bigay todo ka, hindi ka pakakawalan. Subukan mo ako, hindi kita pakakawalan pag kumbigay todo ka. Ba, bago magkakabuli yung asawa mo? Eh, sinasabi ko na nga sa iyo, ba't natago ka? Huwag ka tatago. Bawal ang tago-tago dito. Tumatawa kasi ako. Ay, tuwi tayo. Ay, tumawa ka lang, huwag ka tatago. O, tapos. Sa totoo lang, kapag ikaw ay nagpag-relasyon. Mahirap mo naman maging jowa. Ano? Ay, lagi siguro mo akong masisir mo lang. Kasi, ano ako eh. Kung baga wala akong tinatago, yung mukha ko na to, ito na yun. Mukha wala nang kaiba-iba niyan. Oo, wala nang kaiba-iba. Ikaw, tinatago-tago. Siguro, pag ganun ka sa camera, nagbabago ka niyo mo. Paglabas mo, behave na naman. O, ganun ka eh. Diba? Grabe, maging ano ka. Maging... Prangka ka, yan ang pinakamagandang ugali, prangka. Tapos, pangalawang ugali, una ugali, prangka. Pangalawang ugali, practical. Parehas may pra. Diba? Tapos may prat. Wala na yun. Dalawa lang ang binanggit ko, wala nang pangatlo. Dalawa lang. Tapos? So ngayon, ang hinahanap mo dito ay makakasama. Sigurado ka. Kailan ang uwi mo? Sa susunod na taon. Pag di ako natuloy na yung taon, sa susunod na.
Kasi yan, nag-aantay lang yan si DJ. Si DJ, nag-aantay lang yan dahil may magre-regalo yan sa magkakatuluyan. Ay, ganun. Totoo ba yung DJ? Oo. Totoo yan. Hindi, kasi binabala ko ngayong December, pero pag hindi ako natuloy, baka next mga February, ganun, o pagkatapos ng Ramadan. Okay. Ang lapit mo na pala eh. Kaya ako kinansel ko. Kasi lato, ano lang ako. May. May? Siguro. Dami limang taon na ako dito. Limang taon. O sige, sige. Ganito na lang. Para okay na tayo. DJ, ano ang regalo mo sa amin? Kasi may daw siya uwi. Eh di, sasabihan ko na to para sigurado na di na makawala. Shoot na sa baldito. O sige. Ah, grabe. 10 kilo ah. Na Adidas ng manok. Sabi ko na eh. Sabihin natin mga 1,000 piraso na yon. Kahit 1,000 mag-attend sa kasal nyo, at least may bit-bit isilang tagi-isang Adidas ng manok. Oh, edi, may tagi-isa na yung bisita natin dyan. Oh, pwede na. Adidas ng manok. Oh, yung mayroon naman dyan mag-ano, mayroon naman dyan mga sponsor, ano yung mga... Tingnan natin. Yung mga mag-sponsor dyan, masigurado meron yan. Ayun oh, meron na. May ano daw, 5 litrong, ano, pack, litro pack na juice. Meron na. May, oh, yan, may pantulak na. Oh. Oh, ayan na. Huwag kang tatago kasi totoo to. Yung mga litro, viewers na yan, totoo yan. Litro pack na ano, litro pack na... Juice, oo. Oh. Oh. Hindi. Kung ano yung regalo, tinatanggap yan. Nang bukal sa loob. Hindi na yan. Wala mo ba? Wala naman. Walang question na yan. Okay, tamo. Ayan, may 3 sakong bigas na. O, pwede na. O, yun, may ulam. Kanina. O, pwede na. Okay na yun. 3 sakong. Sige, pwede na. Oh. Makakuha ng listahan. Kasi, ililista ko yung mga nagko-comment dyan eh. Na magre-regalo eh. Kukontakin natin pag nag ano tayo. Tama. Dami naman ito. Parang walang kawala. Huwag mong kalimutan, 10 kilong. Hindi, siguro. Oh, 10 kilong Adidas sa akin. Alagay mo, DJGL. Oh. 10 kilong Adidas. May mas malaki kasi ako dito ngayon. Oh. Ayan, oh. Mayroon na. May inihaw na manok. Oh, kay Malu Nadal. Oh. Ayan, mayroon na. May inihaw na manok ay, na. Ay, ano na lang to? DJ, pagkatapos ko na lang ililista pala. Oh, mamaya na lang. Kasi naandyan naman yan, di mawala. Oh. Reviewin mo lahat. Ito, ha? Reviewin mo lahat. Totoo to. Oh. Ha? Totoo to. Na talagang pag-uwi, siguraduhin mo. Kasi ako, sigurado ako. Totoo yan. Kung walang juwang kano yung nasa... Amerika ba yun o Australia, DJ? Kalimutan ko na eh. Yung ano mo, yung nakausap. Oo, na nagpakita ng ano, ng motibo nung huling video. Kaya nag-viral. Oo. Oh. Nakalimutan. US yata yun? Sa US? Painom ng tubig siguro, ma'am. Siguro kung ito, DJ, kung totoo talagang mapapalaban to, walang anak. Naku, aanakan kita. Walang problema dyan kung sa anak lang. Basta kambal. Hindi na kambal. Basta kambal, pwede naman magkasunod. Oh, kaya siguraduhin mo lang kasi ang daming magi-sponsor na oh. Oh, sigurado. Grabe ang binibigay ng mga sponsor niyan. Kompleto na nga eh. May kanin, may bigas na. Oh. May bigas. May juice. Kay DJ, ano, yung Adidas. Adidas. Meron din sigurado. May magbibigay yan ng electric pan, sigurado. Electric pan. Electric pan, rice cooker, isang ano to? Oh. Ano to?
isang pakete ng napkin. Ah, ano ba to? Ano ba? Ay, Didi, mali yan, mali. Bakit may ganito? May isang kilong pako na number 2, tapos martilyo. Alala, dami na nag-sponsor, oh. May... Oh, arami na nag-sponsor. Oh. Kaya ikaw, siguraduhin mo lang na hindi ka fake. Yung patago-tago mo kasi, hindi ko magustuhan yung ganyan, eh. Kailangan, diretso ka. Walang tago-tago, bawal yan. Ano? Ano rin? Sigurado na ba? Oo. May, uwi ka. O sige, mag-file ako ng mark para sa May. Uwi ba May o June? Hindi pa yun siya, kasi hindi pa ako nagsasabi. Ay, isyong mo na, para sigurado na kasi ako. Ang tagal ko bago makapakasyon. Nasa bakasyon yung amo ko ngayon, eh, pagbalik niya, tsaka pa lang ako magsasabi. Para, eh, kung mapapaga yung uwi yung, ko. Para pala, yung pag-ibig mo pala, adjustable. Parang sabi niya, adjustable, sige nga. Kasi, parang ngayon mahal kita, bukas hindi na, parang ganon. Hindi, kumpara sa akin, kumpara sa akin nga. Kung ako magde-desisyon, sige, uuwi ako. Eh, syempre, nasa amo pa rin yung desisyon. Hindi, nasa iyan. Kasi nasa dapat... Nasa akin nga, kung nasa akin, walang problema kahit bukas o aalis na ako. Eh, syempre, yung amo ko, nandun yung exit visa ko, lahat nandun. Alam nga naman, ano to, Maynila? Hindi, ikaw ang magsasabi, matagal pa yun. Pagkatapos sa Ramadan, uwi ka. Huwag ka na nga January, February, iwan mo na yun kasi nandito na ako, eh. Doon na pag-uusapan natin sa malayo pa para sigurado. Hindi, kasi plano ko na talaga umuwi, eh. Bahala na sa mga buwan na yan, eh. Ayun lang. Dahil pagod na rin naman ako. Iniintay ko lang naman yung desisyon ng amo ko kung baka sa susunod na buwan, bilhan na ako ng titit. Ay, hindi. Ganito kasi yan. Walang ano na. Kumbaga, nakakukontrata na natin dito kay DJ. Kasi pag oras na sumablay ka, yari ka sa akin dito kay DJ. Sasabihin kita kay DJ. Ang daming mga ano viewers, so mahiya ka naman sa viewers pag hindi ka magsasabi ng kung anong buwan ba talaga. Hindi ko rin naman masabi dahil wala pa naman kami yung pag-uusap ng office ng amo ko. Kung meron, bakit hindi ko sasabihin? Di ba? So, plano mo? Anong plano mo na lang? Plano ko ngayong December. Ngayong December? Hmm. Eh wala, malabo yan. Nakancel ko na yung ano ko, yung bakasyon. Na-cancel ko ng bakasyon ko. Dapat ikaw na mag-adjust kasi nasabi ko na, eh. Na-cancel ko na yung November kong ako bakasyon. Ako pa mag-a-adjust. Ang tagal-tagal ko ng plenaryo yan. At saka sa 5 taong po ako hindi nakakulong. Iho, ako yung 5 taong nakakulong. Ako naman hindi nakakalayas. At hindi rin naman ako nag-bakasyon. Sa 5 taong na yun ako nag-strike. Ah, ako talagang pagod na. Kaya nga, ilang buwan na lang. Aka, hindi ko na kaya mag-adjust na yung nalalaman. Wala, duda ako dyan pa kasi pag nauna na ang babae, wala, duda na ako na may iba, katulad nangyari sa ano ko, jowa ko, umuwi, paglabas ng airport. Ayan, kasi puro ka negative. Eh, hindi. Labas mo kaya ng airport. Kaya mo tayo hihintayin ko doon. hindi ba katiwa-tiwala yung pagmumukha ko? Tanungin mo sa viewer. Ay, nagsasabi sa'yo yung totoo, eh. Oh, press 1 kung tiwala sa kausap ko. Presto, kung hindi nagtiwala sa kausap ko, lalabas yan. Tignan mo kung anong i-press nila. Pag press 1, huwag ka nang umasa. Pag press 2, ayan, tiwala sila. O, na yun, may mag-paper dyan. Pagod na sa trap ka.
trabaho. Kailangan ko rin namang magpahinga. At yung aking... ako nga dumating na tayo. Sabi mo tatanggapin mo ako. Tapos ngayon, dapat mag-adjust ka kasi nasabi ko na sa iyo na ano, na ganun ang ikinansel ko na yung sabi ano ko. Sabi ko sa iyo, oo, tanggap oh, na. May preso ano? May preso. Ay, puro preso. Puro preso. Preso. Hoy, may tarin naman. Nako. Oh, viewers na nagsasabi niya na hindi ako ha. Oh. Na ano? Ako totoo. Sabi ko pagkakatiwalaan ang pagmumukha mo, presto. Pag hindi pagkakatiwalaan, press 1. Ay puro press 1. Press 1, oh, tingnan mo. Viewers na nagsasabi niyan, hindi ako ha. Oh, kaya naghingi ako ng tulong sa viewers. Grabe talaga kayo sa akin. Ang lupit ng kadihana. Magsabi ka kasi ng totoo na, oh, ngayon nakilala mo ako, may pagbabago na ang sa plano. Ako, gusto ko na umuwi, ganun. Ay, paano kung... Ay, paano kung nakilala mo na nga ako? Siyempre, may pagbabago na sa plano. Ayan ang kasagutan sa tanong mo kanina. Bakit ako laging iniiwan? Dahil alam mo kung bakit walang nakakapagpapigil kung ano yung gusto ko. Katulad yan, yeah. Gusto kong umuwi. Yan. Ngayon yung tinatanong mo kanina. Yan. Yeah. Hindi ako sunod-sunuran. Ano yung gusto ko? Yan ang gusto ko. Dapat tayo give and take sa relasyon. Kaya ganun ang nangyayari. Pag sinabi mo, ikaw ang batas, hali yun. Dapat, bigayan kayong dalawa. Kung saan kayo magkakaunawaan, doon ka magbabase, hindi doon sa sarili mo lang. Yun. Ngayon ko lang na-realize. Ngayon na-realize mo na, dumating na ako sa buhay mo, may pagbabago na dapat. Wala diba? Hindi. Hindi pipiling wala kasi nga, di ba naghahanap kayo kay DJ ng mga kasama sa buhay. 'Di ba? Katulad ko naghanap din ako. Tanggapin mo nga kung ano ako, kung anong meron sa akin, anong merong ugali meron ako, ganun. Ay, hindi. Oo, tatanggapin ko naman 'yan. Depende. Depende sa tatanggapin. Kaso na sabi mo, sumunod ako na ako na mag-adjust, ay hindi pwede. Kasi nagbigay ng presyo. Si DJ. Ano pa si DJ? Problem talaga kayo sa akin. Kasi nga, nakikita sa mukha kung pagiging totoo. Ngayon, sa pananilita, makikita rin yan. Sa bawat sasabihin, makikita rin yan. O kita mo, nagbigay na ng mga, ng ano, press 1 o press 2. O, di ba? DJ, maano ko. Ayan, nag-press na ako. Oh, ayan. Ano yung press mo, sir? Anong press mo? Secret. Walang secret. Kanina, walang secret. Ay, makikita na lang yan dyan, press ko. Mag-press 1, ano ngayon? Press 1, ano ngayon? Pag-press 1, hindi pagkakatiwalaan. Pag-presto, pagkakatiwalaan yan. Diba? Kaya ngayon, ang sasabihin ko sa iyo, dapat sa ganitong relasyon natin, adjustable na yung magiging decision mo. Kung pag-usapan natin kung ay ito ba makapagpasaya sa atin o ito na ba talaga yung dapat natin gawin para maayos na yung relasyon. Hindi yung sasabi mo, ito ang gagawin ko, ito ang batas ko, mali yan. Kaya siguro ko, kalagyan nga iniiwan dahil sa ganun nga. Kaya umabot ako sa edad kong ganito. Sa lagi kang iniiwan dahil ikaw ang batas. Sa dami nang iwan sa iyo. Ang batas ko sa sarili ko, batas ako sa sarili ko. Mali yung batas na pinapatupad mo. Ang batas ni Dr. Ka dapat natin ipatupad. Hindi pala ako pwede mag-chairman.
Ayan, may choose, may ano na, may result na. Oh, ay may result na. Oh. May ito na. O, oh, nagiging totoo na. Kunti na lang. May ito na. May presto na. O, yan na. Oh. May naniniwala na sila. Oh. Press 1. Ano nga yung press 1? Ay, marami-rami pa rin. Oh, yung press 1, 60%. Oh. Yung press 2, nasa 40%. Ano, yan. Ano nga yung press 1? Ba, press 1, hindi ka pinapagkakatiwalaan. Ngayon, mababago yan. Pag ikaw ay nagbago rin. Yung sinasabi mo na ikaw ang batas, dapat tayong dalawang batas. Oh. May batas akong pinatutupad, ikaw may batas din na pinapatupad. Open. Pagsamahin natin, magkakaunawaan tayo. Diba? Yeah. Open tayo ulit. Ay, paano nga kung yung batas na yan, yung batas na takbatas ko, hindi rin naman magkakaunawaan. Tulad niya, sasabihin na, mag-adjust ko. Anong mag-a-adjust? Huwag na nga ako yung uwi na. Hindi kasi. Bakit ka kasi sumali rito? Alam mo, pag nagsali rito, siyempre, naghahanap ka. May pagbabago na. Hindi katulad nung hindi ka pa sumasali rito. Bakit naghahanap nga kung makakaunawa sa akin? Eh, ikaw, kasi gusto mo mag-adjust. Gusto mo kumuhi na. Ipaliwanag ko lang sa'yo. Ipaliwanag ko lang sa'yo. Sige. Kasi, nung sumali ka dito, hindi pa alam ang batas mo. Wala pang alam sa'yo sa batas mo sinasabi. Ngayon, sumali ka na rito, mayroon ng pagbabago kasi naghahanap ka eh. Nung wala, nung hindi ka pa sumasali rito, wala ka pang nahanap. Ngayon may nahanap ka na, mayroon ka ng pagbabasihan kung anong dapat na mangyari. Noon wala. Siguro nakadepende yun. Nakadepende yun sa pag-uusapan. Kaya hindi nga kasi nasa... Sa pag sinabi mo nga magbago or magbago na ako, eh, hindi. Mag-uusap pa rin yung masisinan. Yung makatotohanan. Totoo. 100% totoo to. O ngayon, ang tatanong kita kung totoo ka sa akin, kaya mo bang mag-adjust? Pag-iisipan ko pa. Ay, yan ang sinasabi ko. Yung ibisip-isip na yan. Kasi hindi kasi ganun yung kadali ko. Hindi ganun kadali. Baguhin na agad yung isang tao. Agad-agad. Kaya ako, ayoko naman magsabi sa'yo, oo, kaya ko. Eh, hindi ko pa napag-isipan, di ba? Kailangan ko muna pag-isipan dahil nasa tagal na ugali ko ng ganun. O, oh, sige, ganito. Isipan, hindi naman agad-agad mawawala yun eh. Sige, paliwanag ko ulit sa iyo. Nang sumali ka dito, may batas ka. Nang hindi ka pa pala nasali rito, may batas ka. Ngayon, sumali ka dito, mababago na yung batas mo. Kaya nga, itong dapat, naging handa ka. Yung pa agad-agad mababago. Pag sinabi mo ba kasi sumali ako ngayon, kailangan ngayon mabago ko agad yon. Hindi naman totally babaguhin diba? Lahat. Isipin mo, usap ngayon, kapag nyo pa kung paano ni-handle yung bawat ugali nyo, yung bawat batas na sinasabi mo. Ganun yun. Hindi yung agad-agad, oo, totoo ako sa'yo. Oo, babagin ko agad. Tapos pag ang ending, hindi naman panababago. Nasaan ka na? Kumitago. Nagdi-debate pa tayo rito. Syukol. Ano? Ngayon, ang sinasabi ko nga sa iyo, dapat, nung sumali ka rito, napag-isip-isip mo na may pagbabago na. Ngayon, kung ang hindi. Una-una... Paano ko masasabing may pagbabago na? Eh, ang iniisip mo, sakali mong makilala ako, yung tatanggapin kung ano yung meron ako, kung ano yung desisyon meron ako, malay ko ba na ikaw makikilala mo na ikaw mismo sasabihin mo nga bago ka na kasi nakilala mo ako. Hindi, ngayon, hindi. Yun, depende. Ngayon ba yung kadali? Ito, sinasabi ko sa iyo, ah. Ngayon nagkakilala tayo sa parte ng pag-uwi. Naman sa iyo, depende naman sa pag-uusap iyon. O ngayon nga, nag-uusap tayo. Ngayon, di ba? Agad-agad, pagbabago. Hindi kasi, nandito na tayo, naghahanap ka. Pag hindi tayo nagkaayos ng usap dito, ibig sabihin, hindi ka naghahanap. O nagbibilang ka talaga, di ba? Oh. Katulad niyan, sabi ko, ito, nakilala kita. Sa ngayon ba, sa ilang minuto nating pag-uusap, mababago mo agad siya ang tagal-tagal kong ugali na ang tagal-tagal kong batas na meron ako. Mababago mo ba yan kaagad siya ilang minuto? Mababago mo yan kapag hindi, nakilala mo ako. Nakilala mo ako na ano yung gusto ko. Hindi yung agad-agad.
Ano to? Instant noodles? Hindi iyan ang sinasabi ko. Yung ang gusto ko lang mabago at naghahanap ka. Ang gusto ko lang mabago yung pag-uwi mo. Hindi yung totally ugali mo. Yan ang sinasabi ko kasi kung talagang halimbawa... Nandun na rin kasi yun. Diba sabi ko sa'yo, kapag nag-desisyon ako, desisyon ko yun. Yung parang wala nang makakapagpabago. Yun yun. Eh di nandun na rin yung ugali ko. Hindi pa pwede nga yung kasi ganun. Kasi mas mahal ko yung sarili ko eh. Kahit kanino eh. Ah, ganun. Makasarili ka pala. Love yourself first nga, diba? Makasarili ka pala. Kaya talagang... Hindi ka talaga, ang taong ganyan, makasarili yan. Hindi ako makasarili. Paano mo sabi? Siyempre, iniisip ko din yung sarili ko. Kung hindi. Ako ba makasarili, umuwi na ako noon pa. Ay, hindi. Kasi sabi mo, mahal ko ang sarili ko. Kaya ibig nga, sabihin, alam mo naman, mahalin ko lahat ng... Hindi. Wala. Sablay yan sa akin, para sa akin sablay yan. Kasi... Pag nagsabi ka ng mahal ko ang sarili ko, wala kang pakialam sa ibang bagay. Wala kang pakialam kung kanino. Ano? Diba? Wala naman talaga ang pakialam sa ibang bagay. Pakialam ko. Wala naman sa pakialam sa akin. Ganun ako. Ah, okay. Nakuha ko na. Hindi ka talaga, ano talaga, gusto mo maging under desire ang mga kupamong lalaki. Hoy, hindi. Nung hinahayaan ko nga lang. May batas ka nga. May batas ka nga. Diba? Kaya may batas ako. Kung ayaw mo sa akin, bahala ka. Hindi ako mahabol. Eh kung gusto mo mag-stay ka, tatanggapin kita kung ayaw mo. Diba? Ganun lang. Mag-stay ako sa'yo kung tanggap ko ang ugali mo. Yun, diba? Oo nga. Oo, ikaw ang batas. Mali. O, diba? Diba sabi ko? Pinag-uusapan yan. Hindi yan ang ito ng ugali ko. Gusto mo yung ugali ko. Kung hindi, edi umalis ka. Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Ganun. Ay, hindi makasarili nga. O diba dapat ang sasabihin mo, pag nagdumating ako sa buhay mo, aayusin natin. Kung makasarili ako, sasabihin ko sa'yo, mag-stay ka dito kahit alam kong hindi ka na masaya at alam kong nahihirapan ka na sa akin. Eh, hindi kita palalayain. Ayan na nga, alam mo nang nahihirapan, hindi, di ba? Alam mo nang nahihirapan na sa relasyon ninyo. Dapat hinahanap mo kung saan siya hindi nahihirapan. Ganun ang pagmamahal. Halimbawa, katulad... Hindi, umalis. Kung gusto umalis, mag-stay gusto. Makasarili ka nga. Di ba? Paano makasarili ako? Sabi mo, bahala ka kung umalis ka. Kung mag-stay ka, bahala ka. Eh, di makasarili ka. Ikaw ang batas. Mali, di ba? Dapat, naintindihan mo na nahirapan ako, parang ganito na lang lagi, sinuro na ako sa kanya. Dapat nag-isip ka, ay, laging ganito na lang, nakakaawa naman yung partner ko kasi, ano, yung malungkot, parang hindi na magkasakit. Ano kaya ang mga pagpapesa? Dapat ganun ang iniisip mo kung hindi ka makasarili. O, di ba? Hoy, ginawa ko na yan noon. Ay, ginawa? Ay, bakit ka nga iniwan? Ay, kasi kulang. Anong kulang? Alam niya na may trabaho ako. Alam niya, busy ako. Kung oras, kung ano yung meron, sinabi ko naman sa kanya kung ano meron na oras na bakante ako, binibigay ko yan sa kanya lahat. Oh. Hindi. Sige. Kasi, ganito yan. Mo naman? Open ako at madilim. Ito kasi, ang sinasabi ko sa iyo, naghahanap ka. Ngayon, dumating ako, dapat pinag-aralan mo na agad. Habang nag-uusap tayo, pinag-aralan mo kung anong tamang isasagot mo. Hindi yung ganyan na isasagot mo na... Eh, yun nga ako. Kaya yun ang sinasagot ko. Eh, bahala ka kung iintindihin mo o hindi. Basta yun ang sinasagot ko, yun ako. Under desire, ang hanap mo, pasusunod-sunodin mo, yun. Ang hinanap mo, boy, katulong. Dapat yun ang hinanap mo. Hindi makakasama sa buhay yun. Paano kaya hinahayaan ko nga? Bahala siya sa buhay niya, ganun. Anong klase ng pagmamahal mo nun? Nasaan yung sabi yung pagmamahal? Kung hahayaan mo. Anong klase? Kaya habulin mo? Eh, hindi mo habulin siya. Hindi mo siya habulin. Bagkos, aayusin mo kung ano ang kulang sa relasyon ninyo. Hindi yung ay, ginawa ko na yan. Natruman na ako dyan. Eh, kaya nga simula noon.
Eh di nahayaan ko na. Hindi lahat, hindi alam mo ang isang partner. Gusto rin niyan minsan yung hinahanap-hanap niya yung ganyan na pag nagtatampo eh parang lalambingin ng partner. Ay ikaw pala ya, magtampo ka, bahala ka diyan sa isang tabi, parang ganun. Huh? Hindi ganun. Magtampo ka hanggang gusto mo. Hindi makasarili nga yun. Makasarili ang tawag doon na dito lang ako happy. Kung mag-happy ka dyan, dito basta ako. Mag-happy ka dyan, dito basta ako. Dito lang nandito, ikaw lang dyan, stay ka lang doon sa kung saan ka nagiging masaya. Eh, paano naman yung partner mo? Kaya ang dapat mong hinahanap, boy, bayaran, para sunod na sunod sa iyo. Boy, pakikuha nga ito. Boy, magsahin ka na dito. Boy, maglaba ka dito. Dapat, boy, ang hinahanap mo. Hindi ka maghanap ng asawa. Ay, boy, ang hanapin mo. Saka isa pa, wala pa akong nakalibin or naasawa, no? Dahil nga sa ugali mo. Kaya wala kang masasabing may inander-ander ako. Kaya nga, dahil nga sa ugali mo, mapasok na lang ang isang tao sa buhay mo, aatras na. Kasi, ayun pala ugali niyan. Baka, anong serte? Pag sinabi niya magluto ako. Pag sinabi niya magsahay ako, magsahay ko. Pag sinabi niya maglinis ako. Ikaw nakadikwatro. Naglilinis-linis ng kuko. O ikaw utos ng utos. Parang ganun ang mangyayari. Kaya ang utak... Hindi, ganito kasi hindi. Ang gusto ko. Hindi, ang utak mo... Maghahanap buhay lang hindi. Ako ng maghahanap. Hindi ako yung nag-stay sa bahay. Oo, ipagpalagay na natin, naghahanap buhay ka. Kung gusto maghanap buhay, halimbawa, kunwari gusto mo magtrabaho. Ay kung gusto ka naman pala makasama ng magiging partner mo, gusto ka... Stay ka na muna dito para nagsasama tayo. Anong gagawin mo? Maghahanap mo ako. Ako ang batas. Oh, sino nasunod? Eh, hindi ikaw. Under the sky yung lalaki. Ganun talaga ugali ko. Kaya nga, hindi ka makakahanap ng matinong lalaki kung ganyan. Kung ako tarantado lang, halimbawa, paibigin lang kita. Kaya ugali mo na yan, paibigin lang kita. Sa huli, iiwanan kita. Oh, ganun. Oo, kasi alam mo ba may pakialam ako sa ganun? Wala! Ay, paibigin, hindi mo pa... Ilang best mo paibigin na iwanan mo sa dulo? Who cares? Kaya nga, kung tarantado lang akong lalaki, sabi ko, kung tarantado akong lalaki. Kaya paibigin, nga. Papaibigin kita, magiging plastic ako sa pagsasama natin. Pag hindi ko na kaya, o halimbawa kung maanak ka na kita, o talagang hindi ko na kaya, maanak ka kita na 10. Hindi ko na kaya. Iwanan na kita. Oh, ngayon, sinong kawawa? Ikaw. Pakialam ko kung iwan. Tingnan mo, netizen. Press 1. Kung okay ang mga sagot niya. Press 2. Kung baruba lang sagot niya. Oh, sige. Viewer ang magsasabi. Baruba lang sagot. Press 2. Sukran. Happy. Badin. O ngayon, magtatanong tayo sa viewers. Press 1, kung okay ang kanyang sagot. Hindi, press bakit kayong tatanong? Ay, siyempre. Siyempre, pag kung sino yung magko-comment dyan, sino ang mag-press 1 dyan, press 2, dun makikita yung pag-ugali mo kasi tayo nag-uusap, sila may, ang higit na nakakaalam kung ano ang meron ka. Tama ba? Sinabi ka naman sa'yo, diba? May sarili akong mundo, may sarili akong desisyon sa buhay. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin, hindi okay. Yung sinasabi mo kanya, iiwan siguro, wala sa isip ko yan, sinasabi mo una, kung ako barumbado, aanakan lang kita, iiwanan kita. Ay, yun ang gusto ko, iwanan ako. Oh, yan oh, may presto, pero madami ang one. Oh, marami sumasangayon sa'yo, ayos. Kaya lang kay DJ, press 3. Sinama na niya ang isa, oh. Maraming nagsasabi, oh. Oh. Ngayon, si DJ kasi press 3. Wala ka akong binagay sa press 3. May press 4 pa, oh. Kaya ngayon, ako, nagpapakatotola ko.
Totoo din naman yung mga sagot ko. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Totoo yun. Ngayon, yung ano ako, yun kunwari, ako. Kunwari, nagsasama na tayo. Kunwari ha, nagsasama na tayo. Sa pagsasama natin, ano ang mangyayari kaya? Halimbawa, ay... Ako? Sino, kunwari, ano nagsasama bang... tayo? Wala. May trabaho ako. Magkano ka ang trabaho? Hindi mo ako mapapatira sa bahay. Hindi ka mapipigil. Patay tayo. Hindi. Ganun ako, di ba? Sabi ko sa'yo, ganun ako. Walang nagpipigil sa'yo. Walang gusto ko yun ako. Patay tayo dyan. DJ, hindi ko na to sasako. Hindi ko na to sasako, DJ. Kasi ganun eh. Ay, ako, dapat pinag-uusapan ng bagay-bagay na dapat na makapagpaganda sa pagsasama, hindi yung ikaw ang batas. Kasi pag ikaw ang batas, kawawa talaga. Maniwala ka. Kawawa ang relasyon, parang aso't pusa. Pero kung yun ay pinag-uusapan ng mga bagay-bagay, tandaan mo, maayos na pagsasama yan. Kita mo anong nangyari sa akin. Hindi ko siya, ang asawa ko, hindi ko... Nice, palbaka sa may experience o pagsasama. Okay. Oo nga! Lalo nga ako. Kasi wala naman akong ako. Experience talaga niya na may kinasama, kaya nga, may asawa. Kaya nga dapat, ang batas na sinasabi mo, hindi yun. Dapat mag-a-adjust ka na. Kumbaga, Bakit naghiwalay? Kaya na nga naghiwalay kami kasi hindi ako naging mahigpit eh. Kung sumunod-sunod na lang ko eh. Hindi ako tinatawagan, okay lang. Nung pagdating ko dito, kaya nangyari, parang siya na lang nasusunod sa mga gagawin. O, yun, nangyari. Nagbisyo siya, naginom. O, ngayon... Inaano mo sa akin yung naging experience mo doon, kaya hindi. Ayaw mo maging under desire. Ganyan yung naranasan mo okay, sa asawa mo. Okay, tango, nasalita mo yung under desire, di ba? Kasi di ba, yun ang sabi mo. Kaya ayaw mo maging under desire. Ibig sabihin, gusto mo talaga makapasusunurin mo sa palad mo. Di ba? Kaya nga sabi ko, ina-apply mo yung karanasan mo sa una mong asawa sa akin na akala magiging under desire ka. Kasi ganyan kaya, ang takot na nararamdaman mo. Kaya nga, maranasan mo ulit. Kaya nga, kasi sa attitude mo, yung sinasabi mo na ano ka, yung ito ang batas ko, hindi pwede mga, walang mga kabali sa batas ko. Parang yun ba? Di ba? Ganun talaga. Oh, ay hindi, sayang nga. Kasi pag sinasuggestion ako, sabi ko, mahal, mag-ano tayo ng ganito, business na babuyan. Ayaw ko niyan. Oh, di ba? Wala, hindi ko pa na ipapaliwanag yung sasabihin ko, ayaw ko na yan. Ako ang batas. O, di ba? O, yung isasuggest ko na ganito, magtayo tayo na restaurant, ayaw ko niyan. Ikaw ang batas. O, ito ang gusto ko. Ay, naku, alam ko na yung title nito, DJ. O. Ako ang batas. Oo. Ikaw ang batas. Kasi yun ang pinanatili mo. Kaya diba, sabi ko sa'yo, hindi ganun kadalibaliin dahil yun ang naging ugali ko noon at noon pa man hanggang ngayon. O ngayon, pag halimbawa, mababago pa kaya yan? Ang tanong ko sa'yo. Kaya diba sabi ko sa'yo, nasa pag-uusap yan. Kasi hindi kita pwedeng sagutin agad ngayon na oo. Dahil mahirap para sa akin. Dahil sa tagal ko naging ugali yan. Pero itong decision mo, itong pag-uwi mo, hindi na talaga mababago yan. Hindi na yan mababago. So, paano yung magiging relasyon? Ang may mababago man dyan, pero yung pag-uwi ko, hindi ko mababago yun. Dahil yun na talaga yung decision ko. Oh. Kung may mababago man, yun ay ang magiging decision ko pag naandun na ako. Dahil ako naman ay single, ngayon nakilala kita, pwede mabago yan. Di ba? Pero pag-uwi ko, hindi mo mababago. Oh, ngayon pag-uwi mo. Ngayon pag-uwi mo. Siyempre. Sigurado maraming pagbabago 'yan. Pag nag-uwi ka doon, ang dami ng mga tambay na mga mapoporma. Oh, ngayon
Siyempre. Ano naman ang akala mo sa akin? Isi. Ay, naghanap ka eh. Kung pogi ang sumalpak sa iyo. Ah, ito na, pogi to. O, siyempre. O, naghanap ako. Pero nasa... Nandun na tas mga pogi, ano? Pogi, pero... Ang tagal mo kasagot! Ang tagal mo sumagot! Eh, bakit ba? Okay na, pero wala naman yung hinahanap kong ugali. Diba? Pogi nga, pero gusto ako ito, yung anggarin. Paliwanag ko sa iyo. Mayroong dumiskarte sa iyo. Nalaman na gano'n. Napanood tayo dito, ha? Napanood tayo ngayon. Kasi yan ang ating... tandaan ko ito pag-uwi nito. Kababayan mo. Yan palang gusto mo, ha? Magpapaka-plastic ako sa iyo. Yari ka sa akin, oh. Pag ngayon, magpaka-plastic sa iyo. Sundin-sundin ka yung ang gusto mo, kung anong gusto mo ay pinakita sa iyo. O pag na... At ito lang, ha? Sige. Hindi ako mapaplastic. Plastikin mo ako. Sino magdadala ako ba? Hindi. Dahil hindi ako tumutungtong sa lugar ng kung sino man. Kahit boyfriend ko, hindi ako nagtutungtong. Kumalala dito ka sa akin. Kaya nga, ang sabi ko sa iyo, maliwanag. Maliwanag. Sala na. Hayaan mo yung sala na yan. At hindi naman tayo Muslim. Sa Muslim lang yan. Ngayon, Muslim ka ba? Balak ko nga magpa-convert. Yun lang. Hindi ako, ayoko mag-Muslim. Kasi kung saan ako, kung ano ako nang isinilang ako, ganun din ako nang kukunin ni God. Ayoko maglipat-lipat. Parehas lang yan. Iisa lang din ang Diyos na inaano niyan. Ngayon, ang sabi ko sa iyo, kung sakali, kung sakali ano? sige. May nabasa lang ako. Ngayon, kung sakali talaga at totoo ka, malalaman natin yan. Ngayon, si DJ. DJ! Ay, dumidilim na dyan sa inyo. Tulog na si DJ. Nakatulog na si DJ. Madilim ito, na dyan. Dumidilim na. Pati pag-uusap yung dalawa. Oo nga, DJ. Ito nga, sasabihin ko, ano na to, kumbaga, ano, yung, walang kasiguraduhan to kasi, ngayon, sabi niya, may batas pa siya, ewan ko lang sa mga susunod na araw, malalaman. May mga nag-comment kasi natatawa. Anong comment? Wala. Ano nga? Sabi, magpagkita ka na daw, girl. Magkita? Oo, makipagkita na daw, kumbaga, sige. Sige ha. Ngayon, tatanungin kita. Ngayon, sino ba sinisilip po dyan? Yung alaga ko baka bumulaga. Ngayon, tatanungin kita. Sa pag-uusap natin na ito, sa palagay mo, gusto mo ako? Gusto mo pa ako? Oo naman. Sa totoo lang, sa pag-uusap natin na ito, nag-enjoy ako. Ako ngayon, hindi ko pa masasagot kung sakali na ikaw na yung hinahanap ko. Kaya mag-uusap pa rin tayo sa popcam. Ako pa yung manligaw ba? Ako pa ang manligaw ba sa'yo? Hindi, ayoko ng bula. Kasi yung sinasabi mo na hindi yan totoo. Hindi yan totoo yung sinasabi mo na yan. Na ano? Hindi ako maniniwala. Diyan na manliligaw ka pa sa akin. Pambihira.
Eh, sabi mo, talaga, pag-iisipan mo pa eh. Hindi ko pag-iisipan. Malalaman. Hindi ko sabing pag-iisipan. Iba kasi yung pag-iisipan at yung iba yung malalaman. Pag-upcom natin, alamay natin kung ano na talaga ang magiging sistema. Oo nga. Ano kasi yan? Ang daya naman kasi. Sabi niya, sabi, alam mo yan, apat ng mata mo, hindi mo pa makita. Gusto mo yan, sabi niya. Anong hindi ko makita? Sabi niya, gusto mo yan, apat ng mata mo, hindi mo pa makita. Dito sa yung liwanag na update sa mata. Kaya ang gagawin natin ngayon pag upcam, mag-uusap tayo. Diyan ko malalaman kung talagang wala kang kausap. Diyan ko malalaman kung talagang wala talaga akong kausap. Oh, sige. Ko yung mga kumari kong namamaskok. Oy, mga kumari ka. Kasi ngayon, kumbaga nagkakilala tayo. Parehas tayo ng hinahanap. Parehas tayo ng gusto, may mga kasama sa buhay. Pag upcam, doon na malalaman yan. Kasi sabi mo dito, gusto mo ako. Ngayon, sa ngayon, hindi ko maisasabing hindi kita gusto. Kaya lang, pa malalaman natin dyan, pag nag-uusap na tayo ng upcam, kasi may pagkakaiba na yan, katulad ng nakausap ko dati dito. Ganun pala yun. Kung ano yung mga sinasabi ko ngayon, yan ang ugali ko. Ngayon, kung yan ay sinasabi mo, yung sinasabi mo ikaw ang batas, malalaman ganun, natin yan kung kaya talaga. Kung kaya kong palambutin yung batas mo sinasabi. kahit ano daw? Sige na! Ngayon ang masasabi ko lang, pagkatapos ba ng upcom na ito, kakausapin mo ako? Oo naman. Ilang percent? 101%. Wow, sana o palakpaka. O, di ba napasayang mo ako? Kaya mamaya i-add kita sa emo kasi sigurado na dyan yan matitira. DJ! Mag-off na si DJ. Mag-off cam na kayo? Mag-off cam. Ano na yan? Mag-off na live, DJ? Sige, no? Connected na kayo si isa't isa. Good luck, ha? Wanted, sweetheart. Wanted, ma'am, sweetheart. Thank you. Bye-bye. Naya na. Out na. Okay, bye-bye, sige. Naya na. Nagbabay na. Dalawa na lang tayo. Nagbabay na. Wala na si DJ. Hindi na ako manik-take Nakamonitor naman kayo pareho eh. Totoo, gusto kong makasama ka. Oh, tapos ito na. Hindi kasi sa akin. Yun yung sinasabi ko. Nanonood ka no? Ito. Ay, hindi. Iba yata ito eh. Mamaya mo napanoorin. Iupo na muna, paano ka makakakonsentre sa usapan natin? Hindi, teka lang, manunod din ako. O tapos, hindi. Sige. Iupo mo yan, tumingin ka sa akin, huwag ka dyan. Ay! Nakatingin ka naman dyan, oh. Hindi, sige. Wala, oh, cartoons. Hindi, itaw mo, kasi nakikita ko eh, itaw mo. Oh, ano? Ilay, oh, yan, doon. Ngayon, upcam na si DJ. Kaya, sabihin mo sa akin kung ano talagang ang nararamdaman mo para sa akin. Kasi ako, talaga naghahanap ako. Naghahanap talaga ako ng makakasama sa buhay. Ganito kasi nabanggit mo kanina na kasal ka, di ba sabi ko, makahantingin ako ng asawa mo. Oo. Kasi ako, pinangarap ko.
sasawa ko okay na. Connect, ngayon pag connect, uwi ko. Ma- hindi ganito, connected ma- kasi yan, ganito. Oh. Ang ang kayong kaya akong pakasalan. So paano kung kasal ka pa sa una? Oh, kaya nga ganito kasi yan eh. Sabi, 'di ba naghahanap ka ng mga kasama? Ako naghahanap din ng mga kasama, totoo yan. 100% totoo yan kasi ako may edad na rin eh. Ayoko tumanda na wala mga kasama ngayon. May mga anak ka naman oh. Ay, mag-asawa yun sila. May, dalagitan na yun, mag-asawa na yun sila. Pagdating ng araw, iwan na rin ako, wala na sa akin. Kumbaga, wala na ako makakasama pag, pagtanda. Kaya, kailangan ko ng katulad mo. Sabi ko nga, ngayon nagkatagpo tayo, ikaw walang anak. O, diba? Wala kang isipin. Ako, sa akin naman, sa part ko naman, mga babae yung anak ko dalawa, mag-asawa yun, responsibilidad ng asawa nila, ang kabuhayan nila. Ako wala, kumbaga hindi na ako mag-ano sa support doon kasi kung lalaki yun, may posibilidad na support pa rin ako. Babae yun eh. Ano ang pagbabae? Babae? O, dalawa. O ngayon, ang sabi ko sa iyo, desidido pa ka ba kung sakali sa akin? Kahit na sabihin natin di kasal kasi pag uwi ko, ang plano ko mag-divorce. Pag uwi ko. May divorce, may divorce ba sa Pilipinas? Atin, wala ah. Mayroon na, mayroon na. Masadya talaga ito. Parang tuloy-tuloy pa rin yung debate nilang dalawa.